Hai guys, welcome sa kaduang video. Video tag pinakalit kayo sa man tao ni Sky Cable wad ang internet eh. Ilingaw. So, video ta aning kon PHP for beginners. Kining video para sa katong mga gusto makatan og PHP. Sa mga interested jud makatan sa PHP. Para ni sa katong kung nangita mo video nga kanong more on terminologies dili pala dili ni mao nga video kay kini para ni sa katong ganing mga akong i-focus dito sa katong gustong makat-on nga dili computer science dili kuan basta kanang walay background sa IT pero gusto kayo makat-on og programming, so mo na ang way sa pag tudlo na ako og way og mga terminologies. Dili kay ko kabalo. Mao ni siya. Kung kamo gusto makatug programming nga wala may background sa kuan. Wa mo ka skwilag mga komsay wala karon nga may mga kuyo kay mga terminology pag programming. Padayag ta sa video. So before ta mag-start, dapat naka-install na ka sa imong localhost ng LAMP or SAMP. Tapos, nana kay text editor. So, kung di ka kasabot sa akong ipang storya, o along the way, basta masabtan na yung mga taor, i-post ang video, tanawad, pangitaa sa Google, unsa lang text editor, unsa po ng LAMP or SAMP. So, start ta. In my case, ang ako ang local host kay Docker. Delivered ang virtual machine Docker container siya. Kung nakatanaw mo sa akong previous video, naka-install mo Docker, nasundan nyo to, padayon ni siya gapon. So, for now, mag-start ko mag-buhat ko akong random lang ako kung localhost. Kaya sa katong akong storya dati, na copy-paste lang ka sa kuan. Asa naman ito? Kanyang localhost base na ako. Paste ko dere sa page with tutorial. Wala. Ba po yung folder PHP tutorial. Paste na ko niya ako. Eh, hindi na lang ako. Gudrit sa mga tayo. PHP tutorial. So, guys, sa dati, itong kuan, itong folder na ko, itong dating video. So, mga ito ko, projects, PHP, tutorial. Open ko sa akong text editor. Dari-dari. Lapos yung internet. So, Docker file na to kung dati maragya lagi usab itong DB itong WW index HTML kini na to alis dan kining volumes para mas dali dati akong itudlo sa inyo yung ani itong absolute path pwede raman siya yung ani po www. Pwede siya yung anak. Docker, pabot. Hindi pa man ito ni kinanglanon. Pero, tanga na ito daan. Tutorial. Config, local dev. Local. Tutorial. Pwede ko din yung malistan. Kanira yung malistan. Kanyang volumes. So, kanya itong gibuhat ka ron. Magbuhat. Wala lang. Gi-setup lang ako. Ako ang localhost. So,
null, pwede na siya ls, okay, dot per compose up. Baka natin siya mahuman. Since database yung i-prepare, sabot, ang ito ang page view of Apache, nagdaga na. Dili kayo niya siya thorough kapag kuha na. Kung namoy mga details na nawala, kapag aka ng mga wala mas passing ba? Open mo kuan. Yes! Yeah! Wow! So nice! Tapos, open mo Google. Kay, usag ninyo, di, pag-sponsor mo seminar mo to Domi. Ang PHP dapat mo to Domi. Localhost. Say so to localhost. PHP info. Okay. Delete na. Mga itong localhost. Excuse me. Ah. Edit ni. Ito ang video edit. Ah, yes. Wow! So nice. Karon. Itong i-delete ang sunod kayo para delete makuha. Kung sila kalindot sa PHP nga atong sugdan ka lang sa PHP ka magkapon sa other language. Ano kalindot mo sa PHP? Pwede ka mag-start o ka ng plain canvas ba? Pasabot na ako kung sa lain mga language. Kagpaan ng Java. Pag open mo Java, nadain, sabi na sa IDE, nadain mabutang sa mga ibabaw ganing mga import something-something, import web that, something like that. Kung sa C-sharp, same. Or kung sa C++, include stdio or something. Katong na mabutang sa taas, di ka kasabot. Ganun na ato, di ba? Labi na, wakay bang, wakay know-how. Sana sila. Murag mag-question ka, skeptical jud ka, question ni mo, sa may trabaho, ani nga nung naaman ibutang sa ibabaw. Sa PHP, pwede ra plain, parani. Empty kayo, isulo, di ba? Isulo. Dagano ni mo, kung nga na empty, pa isulo, do? Kara kayo. Yeah. Uwalay ka ng murag samo kaysa ibabaw na nakabalo ka. So, mas nito ang PHP para sa ako para sa gusto niyong katanong ka ng programming. Ang PHP po, ka ng taas pa ba? Do murag compare niyo sa katong mga full-blown na mga language. Ano yung mga restriction, at least mag-coding ka, na-handle na nila ang memory usage. Ang PHP, kung giunsa ni mo pagbuhat sa imuhang code, dito po magbari ang katong kwan. Unsaon pag-handle sa PHP sa memory, unsaon pag-consume niya sa mga memory. So, na siya. Kung nakapit pang utan na, comment or message ato, join mo sa PHP Davao na group. So, napay puti nga canvas. Blank sheet. Ang PHP mag-start, yudog ka ng kini nga syntax. PHP. O mag-end nga kini siya. Kini ang kanang murag imagine ni mo gip process nga dili makita. O kanang beyond that kanang so, na pa. Ah, ino na lang nato ang kiningsulod sa PHP. Mao ni ang makina. Man sa sulod sa makina. Ug kanang gawas ani dire. Mao na lang sa gawas sa makina kana makita na nimo. Kani dili nimo makita ang mga gipang site type nimo dire. Kani makita nimo. Paanad mag-sample ta og kanang sample ta ani. Dili-dili ito. Mag-sample ta o something ani lang. Kita na ko sa inyo. Ayaw lang. Nauna-un sana sila. Test. Test inside PHP. Tapos, gani.
test. Ah, pareha rin yapon. Alitsan na ito. Inside or outside? Outside PHP. Aha. Ana ang kining expected nato kay ni siya nga nasa sulod sa PHP tag dili makita kay gipra namon sa sulod sa makina kani mao ning makita. So kita ninyo asa man diha tong outside PHP kani sa ibabaw di naman nakita pero nagprocess siya dito sa kuan sa ilalong gi-process ka punto niya pareha ra gyud process so mo na siya gets sa kanay pangutana taas ang gamot dito mo to bago ayo man ko alam mo kanang mag-comment lang mo pero mas advice na ako mo join mo sa PHP group okay so always pwede kining PHP tag pwede ra pud siya kanang pwede pud sa ubos tay na kay nagsulat kag code diha tapos putang mo siya dere tapos magbatawad ka sa ubos test inside PHP second iha po na makita dere browser niha iha po na siya makita bisag tanaw pa nimo i-view nimo ang source to kag nasa ilalom wala gito simple gito. So, kani. Pwede middle. Pero dapat na agining kani o. Kinigid sila kani from top to bottom. Nana siya. Na in nasa sulod aning PHP tags. Karon. Sige mo na siya. So, pamata na. Diyan, bag matubag na mo. Magic na kayo na. Asa, dere. Sugod na dere. So, timanan ninyo, kung gusto niyo i-process sa PHP, ang imuhang kuan data, start yung PHP tag. From there to there. Kaya lang yung nagkuno po. Pansin. Ah, sige. Next, ang kong pala ila sa inyo, ha? Echo. Saan ang echo? Mura ganig ka ng ipakita na nimo igawas nimo ba so nga na, kung na siya sa sulod sa makina ipagawas na nimo siya physically murag kung TV pa katong kita nimo sa gawas itong makita nimo na action katong sa screen mo tong na diri sa gawas sa PHP tag ang sa sulod mo ning giprocess karon ipagawas na nimo sa TV mo ni siyang echo so balik ta sa sample. Wala yung mata niya. Gana, di ba? Karon, kining echo, kung ipagawas na ko na siya, kining test inside the PHP, i-echo na ko niya. Echo. May padaganan ni mo dari. Huh? Ah. Naa siya dere o echo PHP. Duha ni siya giprocess. Dapat tantog new line dere. Echo. New line. Ano ba new line? Ha? Huh? Sabi new line gani? Ano ba? Yun. Ay, di ninyo line. Break na lang, break. Pahasin ka na. Break. Save na to. Inayas akong kwanto. Ay, sorry, dahil dilili na yung aning break. Di arma, dahil. Ayaw sa imind akong kwan. Ang kanang wala na kong itudlo. Ang itudlo karon ay kura ha. Kaya kung gibuhat karon para lang makita ninyo nga sabutan ni sulat tapos break para na space gamay mas ubos sa ubos ng bar hindi akong ah na test inside PHP tapos bar
in between ani sila duha mo tong break. Pero dito ba akong itudlo sa inyo ang akong sabot ang akong ipasulod sa inyo kuno una kining echo, word ni echo. So mo nang trabaho sa echo. As I said, kung malibog pa mo, balik-balik ka lang tanaw po itong mga tutorials. Next, pansin ninyo sa PHP pod na naka PHP tag, naka syntax na echo, naani siya syntax na semicolon. So at the end of every line sa imuhang PHP, naagining kuan ka ng semicolon. Same ni sa mga uban programming language. Lagi semicolon sa tungoy. Java, hindi ko kalimutan ako C Sharp kung naabay semicolon C Sharp. Nasa kanin PHP more on sa Java, sa Linux, sa mga ang kanang shell script. Yan na. So, one line, start niyo mo syntax, tapos end is semicolon. So, walang echo. Gamit kayo permanente sa limaw yung ginagamit. Nani siya shorthand, pero sa sunod ako itunlo. Next is, kung ipaila-ila sa inyo ang sunod na ni kina variables. Unsa nang variables? Kanang variables mo na siya ganang ganing na lang nato o basket. Mga container siya. So, sa kung tayo, ang variable, kung na kayo, pag x, kapag x, y, kung siya raw, pagkakabala na sa math, x, sa variable, mo na siya variable, sundan. Sa PHP, ang variable, kay ang untype man ang PHP, pwede variable, sundan yung magbisag unsa, pwede number, pwede string, saan ang string, mga alphabets, mga words, string, mga array, mga na. Pero sa ubang language, dili pwede. Ang isa ka variable nga imong gideclare, nga imong inonimo nga x is equal to 1, x is equal to 1, before ni mo na sa ubang language, before ni mo na mabudla, sudlan og 1, inon yun ni mo ang x is integer. Sultig ni mo nga x, number ng x. So, ang musulod number, kung sudlan ni mo dili number, mag-error. Pero sa PHP, x, wa may declaration good sa PHP nga, ang x is number, x is a string. Walay nga na ba? So, pwede rabi sa gunsag sulod ni mo. Muna ako yung unsa inyo, na depende kung unsaon nyo paggamit, pagbuhat, pag-code, ang memory handling sa PHP, nasa inyong code. Dili pare sa uban, kapag may integer, nakahandle, nagtuan, nakabutang na gina, pila lang gamiton, na nilimit ba? Nga, unsa ang appropriate nga ibutang dito. Sa PHP, sa unsa. So, para visually makita ninyo sa pag-declare sa kuan sa PHP ug variable yan ato pangalan sa variable kini dollar sign pangalan sa variable yan ato pangalan natong x tapos kana man na declaration sa uban declare mo ana paka C sharp sa kung paka remember declare x as integer. Ana. No, yung ana. Pero sa PHP, pwede rin yung ana. Pwede rin na siya. Karon, pwede siya x, gisudlan ni mo dari 1. Pag abot ni mo dari ang x gihapon ni mo, gisudlan ni mo yes. Pag abot ni mo dari x, sudlan ni mo true. Dawaton naghapon na sa PHP. Kay an type man siya, unsa pakialam kung sa imong gisulod. Pero sa uban language, di gina pwede. Kung number imong gi-declare, number integer, ganun siya.
Di na pwede. So, mani nakakuan. Mo na, kung sa PHP pod ka, dapat aware ka sa imong gibuhat. Mas maayo, kung unsa imong gideclare is, kung isudlan ni mo siya number, number na lalong, hantod sa makuman, ayaw na siya ka ng, kung magbuhat ka, buhat ng kaglaing integer. Ayaw, lahilay, ah, kaya digid na, maayo nga, practice. So, bisag-bisig pa lang, makabalo na ka. Na kayo murag standard kamay ba at least. So, ingana siya. So, x is ingana pag concept variable. Ano yung variable? So, dollar sign. Tapos, bisag unsa na nga pangalan. Dili pwede space. Pwede camel case. Sa, yun na to. Kasagaran itong baguhan. Labi nang nagbuhat og thesis kang masadyante. Pangalan sa uya, butang dara. Tung ako sa una, binuang papot. So, variable. Bar lang na ko ibutang. Next na ako sa natay ako, natay var. 15 minutes lang din nga video. Pagkapong po internet. Nanay ako, nanay var. Ang next na ko ipakuan sa inyo ha, kay concatenate. Ang saan na concatenate? Kana ganing marag idugtong-dugtong ni mo. Para idugtong-dugtong ni mo, kani siya dot ang kuan. Dot ang syntax. For example, isulod na ko ning test inside PHP sa ilan na ko test is equal to kani test inside PHP tapos var is equal to 1. Kaya kung himuon ako ni siya var pod nga word, syempre pag abot diri i-overwrite niya. Timan-an pod nimo ang basa sa ang basa sa unsa nga programming from top to bottom jud ana. Especially PHP from top to bottom. So kung basa siya diri, basa siya una basa niya PHP tag niya kung i-process pag umter up. Wala line. Butter ignore nako na butter up. Pinanin siya variable so dala nako ni siya ang variable. Pagkapot na dire, wala na po yung syntax. O nila, uy, ang akong variable, gialis lang din niya kuan. Sulod. So, yun mo na ako, nag-1. So, kung i-echo na ako ning sulod sa variable, ang mahitabo, sa pagtanaw ni mo, kanin test inside PHP or ang 1? So, ang 1, yun na siya. Ha? Hindi, lagi akong lukalos. Okay, wakang go internet, diba? 1 siya, diba? Samantalang kung imuuna ko ni siya kuan. Imuuna ko siya lahi nga variable na itong test. Di, kini siya kay number. Kini siya kay string. Number. Echo. Hindi kong PC da. Break na ko ha, break lang sa. Don't mind sa break, ang break ko lang siya para mabulag siya to. Echo pod ang string. So, kini tanaw niyo, though ang string na sa taas, i-echo na ko siya sa ubos. Sa ubos, gapon siya mukaan. Kaya as I said, from top to bottom, madaga niya. Dan sa taas pa ubos. So, makita niyo, 1. Sabi niya, ang sabitan. Mami, nananawag. Tragic. Tara ha. Na, sumayo, di ba? Pwede na tayo gamay. So, i-process niya dere, isulod niya sa variable, isulod niya dere. Gi-echo ni mo ang sulod sa number, money which is 1, tapos break, para mo naog siya sa ubos. Tapos, kuan, string. Gi-echo ni mo ang string. Kung wala ang break, kung siya may tabo, para nga nung butahan man ako break. Tama, kuan po ba? Kita ninyo. HTML money, iyang gi-kuan. So, ana. Kato ko ingon sa mo unsa tong kung unsa tong kung katinit.
pwede niya na isumpay, literally. So, ang isumpay na ako, ang number, o magsumpay, ay, sorry. Magsumpay ko, dot, tana kong space, ito nga, dot, ang string. String. So, isumpay na ko sila. O, ha? Save na ito. Sa resulta. Oh? Number, space, inside. Para masabtan ni mo, tahan ako ni direct dash. Refresh ang page. Wala siya. So, natudlo na ako sa imo sang echo, natudlo na ako sa imo ang variable, ang concatenate, katong dati na ko, para madumduman na kung saan siya, kung kagunit, gunit mong gudyan yung isa ka, gunitan pa niya yung isa, gunitan pa niya para mo isa sila kabo, kung kagunit na, concatenate na sa terminologies. Sa pa ba, kung patudlo sa inyo, ha? Kanaalan sa siguro, sa sunod video, kani most common nga magamit yun niya kini sila si echo variable. So, next video sa further syntax ta. So, lingawli, kalingawin ninyo kung na may mga video po sa kwan. Na ika ng mga ito gani. May mga tutorial po. Pwede mong tanaw dito. Malingaw po, diba? So, salamat sa pagtanaw. Again, giauhag. So, yeah, giauhag ta mo nga mo join sa among group, PHP Davao group, sa Facebook page, Facebook group. May ta lang PHP Davao. Or bisita mo sa site www.phpdavao.com. Tapos na rin to kung i-click niyo tong link sa pinakababa. O makita po din niyo kung unsa ang purpose ng PHP Davao. So again, salamat sa pagtanaw.